Como los otros, no, no, la agua poco, no, skinless. A te topo, me rondo con esto, son que yo me he ido a Baboy, ya. Y me rondo un poco de esto, half cup de azúcar na pula. Meron akong sibuyas at bawang, pero giniling ko siya. Meron po akong konting yan, sesame oil, pero ngayon yung punlagyan, okay lang. Yan, konti lang po siya, siguro mga kalahating kutsarita lang. Meron akong paminta, dalawang kutsarita maliit, yan. At meron din po akong soy sauce. Yan, mga half cup din lang po yung soy sauce ko, pero hindi ko po siya ilalahat. Tingnan natin kung anong nipuan, kung maalat na siya. At meron din po ako ng aho o yung bawang na pulbos. Yan. Pwede din po yung hindi nilagyan kasi nga po meron na po tayong sibuyas at bawang. Pero lalagyan ko po siya ito ng konti. At syempre pa, meron din po ako teriyaki sauce. Yan, pwede rin pong hindi nyo lagyan kung meron na kayong asukal. Pero lalagyan ko po siya nito, teriyaki sauce. Mga 5 kutsarita lang po siya. Yan. So, tara na po at ating umpisahan ng gawin yung ating skinless. So, ang gawin ko po muna, lagyan ko siya nitong paminta. Lagyan ko siya dito. Tapos ilalagay na natin yung ating sibuyas at saka bawang. Yan. So, yan. Hahaluin natin sila sama-sama. Mamaya po lalagyan ko siya ng konting asin. Pero konti lang kasi lalagyan na po natin siya ng ating soy sauce. So, yan. Oops. Kailangan ay ma... Kaya ko po giniling yung aking sibuyas at bawang para hindi naman masyado siyang malalaki. Pero kung gusto niyo po yung medyo malalaki ng konti, pwede nyo kaya tingnan ninyo. So yan. Ngayon po, ito na yung ating karne, yung ating sibuyas at bawang at saka yung paminta. Ngayon naman, ang gagawin ko ay itong ating asukal at saka itong ating teriyaki. At sasamahin ko po sila dito. Sama po siya. At lalagyan ko po muna siya ng soy sauce. So yan. Kalahati ba muna. Ano po yan. At ilalagay ko rin po yung aking sesame oil. So dito po, nalang po muna siya. Para medyo matunaw yung ating asukal. So yan. Set aside natin siya. At ito po, lalagyan ko siya ng konting ating aho and polvo o yung tinatawag na bawang. Lagyan pa natin siya ng konti. Pwede rin po hindi kung ayaw nyo. So, lagay ko na itong ating soy sauce dito. Unti-unti lang. Lahatin mo. So, ayaw niyo po ng sesame oil. Okay lang. Pero maganda kung meron konti kasi lumago yung karne. So ngayon, ilagay ko po yung kalahating natitira ng ating sauce. Isang kilo po itong ginawa ko. So, ayan, siguro marami na itong magagawa. Masarap po itong pang-ulam pagka agahan o kahit
Kahit anong oras pa. Soy sauce, dito na siya nilagay kasi masyado magiging basang-basa na po yung ating karne. So, ayan. Ngayon po, ang lagay ko ay lalagyan po siya ng asin. Ayan. Lagyan po siya ng puro mga asang kutsagito. Sama-sama yung mga ingredients. So, yan. Ang ginawa ko po dito ay yung karne ng ating baboy. Bueno, karne ng baboy. Medyo malalaki yung pagkakagiling niya, pero okay na. Okay na rin. Pang bahay lang naman. So, yan. So, ngayon po. Yan. Ito na yung ating karne. Lagay ko na lang po ngayon ay ating babalutin. So, ito na po. Ito po na ako. Ito po, lalagay siya sa ating plastic. Lagay ko muna siya dito. At ganyan din po ang gagawin natin sa lahat na natitira pa. Okay? So, ayan. Depende na po kung gano'ng kalaki yung gusto. Ayan. Lagyan ko siya ng medyo konti. Medyo napal kaya tayo isa. So, ayan. So, ganyan din po ang ating gagawin. Ayan. Para lang maggagawa siya ng sumo. Ayan. Yung pong iba, hindi na nilalagyan ng plastic. Pero nilalagyan ko siya kasi nilalagyan ko po siya sa tracer. Para kung hindi siya maubos, pwede po ulit siyang kainin sa susunod na araw. So, ito po. Medyo isil natin siya mabuti. Ayan, medyo maliit naman ito. So, ganun lang po ng ganun ang lagay natin yan. Kung gusto naman yung pangbenta, yan, medyo maliit ng konti. So, ito po yung size na tama. So, ito na po. Ayan. Matapos ko na yung isang tabla. Ayan po. O, diba? Pambahan. At pwede na rin pang benta. So, ito na po yung ating skinless. Ayan po. Ayan. Kaya sa mga gustong gumawa, pwede nang
pwede na kayong makagawa sa bahay at hindi na kailangan bumili pa. Ayan. At ito naman po yung aking mga natapos na. So, lalagay ko lang po ito sa freezer para makonserbar pa siya. Okay? Ayan lang po siya. Ayan po, ang ating skinless. So, ito po yung ating homemade skinless. Ayan, sana po nagustuhan nyo ang aking recipe sa araw na ito. At ito po muli ang inyong Ate Lisa nagsasabing lagi po tayo mag-iingat at hanggang sa muli sa mga susunod ko pang recipe. Maraming salamat po sa panonood. Adiós.